araw po sa ating lahat kaponi. Papunta po kami ngayon nila Ate Ruby kay Kuya Dudong. Kung matatandaan nyo si Kuya Dudong at saka ang nanay niya na si Lola Josefa na sumakabilang buhay na nung December, nung bago magpasko, ay magka 40 days na. Ngayong January 31, meron po tayong ipapaabot dito na pagmamahal galing sa ating mga kaponi family sponsors para bago mag 40 days ay magamit ni Kuya Dudong para sa pagpapamisa, sa pagpapadasal. At yun, medyo malungkot dahil nga sa nalagasan na naman tayo kaponi ng isang senior na nililingap ng ating channel. Sana ay itong mga elders po natin na patuloy na binibisita ay maging okay ang kanilang kalusugan kasi ngayon sobrang unpredictable yung panahon dito sa amin. Maraming salamat sa ating mga kaponi family sponsors kay Tita Easy at sa ating anonymous sponsor na nagbibigay ng pagmamahal para sa namayapang si Lola Josefa. Papabot po natin ngayon. At syempre, meron dito pagmamahal din ang ating mga kaponi family sponsor para kay Ate Ruby. Wow! At kay Mami Ligaya. Thank you po! Salamat! Love gift po ni Tita Josephine Basilio. Salamat po, Tita Josephine, sa love gift na binigay mo sa amin, sa grupo po namin. Maraming salamat po sa iyo. Nung kasama ko sila Ate Annalyn, ipabot ko na din yung para sa kanila. Ito yung sa inyo. From Tita Josephine Basilio. Thank you po, Tita Josephine, sa pagmamahal niyo po sa amin. Thank you po, God bless. Kumusta si Justin? Nakita ko sa post mo na naka-oxygen. Okay naman po, sir. Hindi ako sasama kung hindi na siya. Hindi pa siya po okay. Pero nagkaano siya? Ubo. Opo, pero okay na. Nibyo lang yung ano ko sa kanya. Ingatan mo, no? Opo. Kasi yung panahon natin ngayon. Noon yun, sir, nung lunis kasi pumunta kami sa therapy, ibigla umulan. Oo, ano nga siya. Nga sa sasakyan na kami. Kung sa tingin mo, alanganin yung pumaaraw yun, sir. Pabago-bago nga, hindi natin ma-predict. Kaya nga po. Oo, nakalagay sa forecast na 90% yung chance ng pag-ulan. Tapos biglang hindi naman uulan. Napaka... Pag umuulan, sir, hindi ko yan pinapapaterapi. Kasi mahirap yung sasakyan namin. Ingat-ingat tayo mga kaponi. Lalo na dyan sa ibang lugar, sa US, nag-ano pa rin sila. Yellow na. Oo, nag-i-snow, tapos nag-blizzard, sobrang lamig na. Kila Tita Virgie sa Spain, Barcelona, sobrang lamig daw. Kaya, doble ingat po tayo. Ito yung bahay nila. Kaupay! Kumusta na po? Wala, ganun po. Hindi ako nakapasok, kaya ulan na ako kahapon pag-uwi. Kaya pala amoy ano ka? Gabi na ako naka-uwi. Amoy tawag doon, yung pamahid, panghaplas. Masakit yung ulo mo? Hindi, bitit. May bitit naman ako. Pasok tayo. Nandito yung kama dati ni Lola. Chuchu, bakit? Namimiss mo si Lola. Ingayin siya pag madaling araw. Ay, baby. Oh. Ay, tuta. Galing sa terminal, dinala ko. Inampon mo na lang. Oo. Ano yan. Kailangan laging may apoy. Hanggang 40 days. Hanggang 40 days, no? Pag ano na, okay na. Wala na. Banat na. Nagdadasal yun si ano, mamaya pupunta na dito. Sige, puhun kayo, kuya. So, yung duty mo sa umaga, yung pagkat mo. Alas 4 ako umaalis dito, alas 4 pasado. Tapos ka, nag-antay kasi kami ng truck na targahan ng basura doon. Dahil yung truck na ginagamit namin, nasira yun eh, doon.
pagbaha sa ano, Nabiyawan noong 24 December 24. Yung matinding pagbaha. Oo. Kumusta pala dito nung nagbaha? Dito, hindi naman pumasok. Malaki din tubig diyan hanggang diyan, no. Pero hindi pumasok dito sa sahig. Hindi. Sa baba lang din. Nung nagpunta kami dito, kailan ba 'yon? Nung ililibing ka agad si Nanay? 23 December 23. Hindi pa ako nakapunta roon eh kasi hindi pa na ano, nabumaba yung lupa. Dahil sa ano, ulan. Di ba sabi mo kaagad ililibing? Pagkahapon, alas 4 doon sa ano, inano siya sa simbahan. Pagka ano, alas 4 pasado dala sa ano. Nadala muna sa simbahan. Yung nag-ano doon, nag-ukad. Yung nag-ukad ng lupa. Pinamigyan ko lahat sila ng tag-isang daan. Eh ano man lang, hindi nga tumanggap yung iba kasi tulong daw lang nila eh. Kinakayaan mo kay Pasko naman. Sige, pamaskuhan na lang sa kanila. Yan ang ano ko sa kanila. Biglaan yung paglibing. Pero itong pagpapadasal tuloy-tuloy. Oh, tuloy-tuloy yan. Hanggang 31. Pupunta yan dito, di Mananida. Ang dasal. Binigyan ko lang nung ano, December. December siya binigyan ng 1-4 para tuloy-tuloy. Dagdag mo, ngayon matapos, dagdagan ko na lang siya. Well, nag-tiis yan punta dito pag ano, hapon ng dadasal. Maganda yan. At saka awa din ako kasi matanda na eh. Opo, kailangan mo ano to, maipamisa mo. Mag-aatin ka ng misa tapos babanggitin yung pangalan ni Lola. Para maging at peace yung kanyang kaluluwa. Saan man siya ngayon? 150 lang naman yung 150? Pag magpapamisa. Araw-araw naman may simba. Kahit bawat linggo, ipamisa mo. Magulang pag yun yung mawala sa atin, sobrang masakit. Alam ko sa iyo talagang kasi ikaw yung nag-alaga, ikaw yung kasama niya. Bihira sa isang lalaki na talagang gumagabay sa nanay hanggang sa naging ganun na nakaratay na lang. Pero inalagaan mo si Nanay Josefa. Kaya maraming na-amaze, nabibilib sa iyo kasi ginagawa mo. Oh, kahit yung dito, ano sila sa akin. Pero dito, na balita din yan doon sa may sibugan. Nung tumira kami doon, balita din na mag-asawa na kami, ano, mga ulo. Sabi naman ni Ate Bilin, so huwag kang maniwala dyan tong, dahil ano lang yan, mga panihira lang yan. Sinabihan na mag-asawa kayo? Oo. Ng nanay mo? Oo. Yan ang ano nila. Bakit naman nila sasabihin yun? Ewan. Siguro, mayroon din na siguro ang tao doon, naiingit ata na ano. Nagsisira lang yan. Naiingit sa akin na ano, dahil bihira lang lalaki nag-alaga ng nanay. Kaya yun, siguro. Yung iba sa akin, proud sila na ano, dahil ano, kay nanay. Madudumi yung mga isip nila sila. Mahirap kasi mag-judge. Mahirap maghusga sa kapwa kung hindi mo alam yung pinagdaanan ni Kuya Dodong. Ang dami niyang ginawang effort para sa nanay niya. Yan ang pinalangin ko. Sana ano na yung puso nila na maliwanagan yung isip nila na hindi ganun yung intention mo. At saka magulang. Nanay. Ipag-pray na lang natin yung mga ganung tao. Opo. Kaya yun ba lagi kong pinagdasal Panginoon. Sabi nga, di ba? Sabi nga po, pag the more na dinadown ka, hinuhusgahan ikaw ang tinataas ng Diyos. Opo. Oo, yun talaga eh. Ayan sa Biblia yun eh. Kaya kapit lang. Huwag mawawala ng pag-asa. Ngayon, ito na siguro yung time para sa iyo na makapag-save na din para sa iyo, sa sarili mo. Kasi nung nandito pa si Lola, alam ko sabi mo sa akin yung mga previous vlog natin na yung sahod mo talagang doon napupunta yung sa pagkain Kay nanay. Dahil ano, minsan nga lang ngutang ako doon sa ano. Mismo si nanay. Siyempre. Masakit kasi sa puso yung salita ng kapatid ko. Tago sa puso yung ano niya eh. Sana hindi niya naginawa yun dahil nanay namin yun eh. May nagsabi sa akin na, so Dong, pagdasal mo na lang yan. Pag-pray mo na lang. Yun ang ano niya eh. Diyos na lang nakakalam. Sana magkaroon kayo ng time na magkausap-usap ng mga kapatid mo. Kung sa akin, Kuya Bonin, ayaw ko na.
Hindi, para maayos or maliwanag ang lahat. Ito, ito na ang kausap kami ni Windel. Yung isa mong kapatid dito. Ito ang gumawa dito sa bahay. Sabi niya, kuya, ano, bili ka ng ano, ng kahoy at saka ano, yung nyog, saka tabla. Ito, inayos niya dito plywood. Dito. Oh, ito ginawa niya. Kasi dati butas-butas dito. Plywood. Yun. Buti ho nagawa. Malaking tubig eh, kasi malakas ang ulan, baha. Kaya yun. Kasi yung iba mong kapatid nagme-message sa akin, nagme-message sa iyo. Ito na siguro yung time na pwede mong sabihin kung ano yung sa loobin mo. O pupunta man siya dito, si Ate Bing. Opo, yung pwede nilang malaman na hindi ganun ang nasa isip nila, na hindi ka ganun. Sa mga kapatid ko, wala naman akong ano na naniwala sila sa mga kwento doon na mag-asawa kaming nanay. Alam lang ng Panginoon yun. At saka, pinapanalangin ko na lang na anuhan yung puso nila na maliwanagan. Dahil pinapasa Diyos ko na ng lahat, lalo na yung mga kapatid ko, hindi naman ganun yung iba. Kaya yun, naano ko na lang sa kanila na sana maintindihan nila at ano nila kung anong nangyari. Dahil sila na nakakaalam din. Si nanay ba wala siya yung mga pension yung makukuha? Wala. Sa ating gobyerno? Wala. Mga ganong SSS? Beneficiary, wala. Wala siyang ganon. Beneficiary. Sayang, no, Ate Jen? Kung meron sana, malaking tulong yan sa Burial, yung ganon. Wala. Wala siyang ano. So, meron na tayong lapida. Ito na. Ayan o. Kinuha kong lapida. Magkano ho ang pagpapagawa? 2.5. Kailan mo planong ipakabit, kuya? Pag ano, makalugar ako, pupunta ako doon sa ano. Siguro pag umaano na yung araw, para masemento siya. May semento naman ako, ayun. Meron kang semento. Binili ko. So, binigay yan sa akin ng semento. Tapos ito, ayan si Nanay Josepa Ocampo. 1941 pala siya pinanganak. Ayun, no? December 31, 1941. Talagang, ang plano natin nun, magbe-birthday. Kaso, hindi na tayo binigyan ng pagkakataon. Kasi bigla, malakas yun eh. Hingi siya ng pagkain. Ayun. Wala siyang ano, wala siyang mga paramdam nitong huli, no? Wala. Wala naman. Dito sa'yo? Nung birthday niya, yan. Gumalaw yan eh. Sumayaw. Yung usaryuhan. Pag gising ko ng umaga, madaling araw, sabi ko, happy birthday, Nay. Upo ako dyan, nagtimpla ako ng kape. Wala na mga hangin. Yan, nagsasayaw. Itong rosary na nakasabit. Oo, na, sumayaw yan. Ibig sabihin na dito yung spirit niya. Yeah. Sumayaw yan. Sinabiha po yung nagdadasal. So, wala ako dito. Hindi na tumuloy. Manalinda. Ang gawa niya, may kasama niyang mga bata. Pero naghanda kayo nung birthday niya? Oo, yun. Nandito nga eh. Nandito yung handa. Pinicturan. Masaya siguro yun siya. Kaya... Tapos binati mo pa nung pagising. Happy birthday. Masaya yun. Ayan. Kasi binati mo. May cake pa pala siya. Ayan ang cake. Tapos ano, ayan. May spaghetti. Ang dami niya. Ang spaghetti. Ako nagluto niyan. Marunong ka magluto? Oo. Tapos ang ano, biko. Yung pilit. Pinalala ko doon. Siguro yan, gusto niya magpasalamat sa'yo. Ito ang paborito niya eh. Ano, pag nagluluto ako. Yun. Masarap magluto, sabi niya. Masaya na yun siya ngayon. Kung nasaan man ngayon si Nanay Jose. Kaya yun na. Ano na ako, tulala ako. Tingin lang ako dyan eh. Wala namang hangin. Sumayaw yung ano, sariwahan. Ano yung maaalala mo kay Lola Josepa? Alam niya sa akin na... Yung tatatak, tumatak sa isip mo. Ano lang na sabi niya na huwag kang magpabaya sa sarili mo. Huwag ano ka sa Panginoon. Tawag ka na lang. Yun ang ano, hindi ko malimutan sa kanya. Laging na ang sa isip ko. Yun. Yeah, minsan, doon ako sa taas. Malungkot na. Labas ako doon sa labas. Kalsada. Doon ako nag-i-standby. Nauwi ako dito mga alas 7 ng gabi. Minsan alas 6. Pag-uwi ko alas 6. Dahil alas 6 yun siya nagdadasal dito alas 6 ng madaling araw. Tapos alas 2 imidya ng hapon. Pinakamaganda dyan, libangin mo na lang yung sarili mo sa trabaho. Yun na lang. Ano ko. Ngayon hindi ako nakapasok kasi parang ano yung katawan ko. Naulanan ako kagabi. Nag-ano na ako ng medical. Yung bawat bisita natin,
Dala insure ano. Doon siya nang ano, lumakas siya. Ginom siya ng insure. Mm-hmm. Doon na lumakas siya. Kaya, hindi ako mag-expect na ano, aalis siya nung ano na yan. Hanggang gano'n na lang siguro yung binigay ng Diyos sa kanya. Sa kanya dahil sabi ko sa kanya, nakikita ko sa kanya, nahihirapan na siya eh. Mm-hmm. Na, sabi ko, nai, surrender ng Panginoon, nai. Mm-hmm. Saka patawarin mo ako at yung mga kapatid ko, sana patawarin mo. At surrender mo sa Panginoon na dasal ka lang. Mm-hmm. Okay mo lahat dahil siya nakakaalam. Nakahiram lang natin ang buhay natin sa kanya. Mm-hmm. Yung nasabi ko sa kanya, nana, ayun, sagot niya sa akin. Gumanon lang siya. Oo. Parang sumipol. Oo. Baka sakali, sasama ako sa inyo pag ano na. Punta ako, sasama ako sa inyo. Ano, pwede kang mag-volunteer sa ating mission pag meron tayong mga project. Oo. Kaso may trabaho ka dito. Pagkatapos ng trabaho, wala naman ako kung ano lang yan. Pag ano ako ng login ng alas 4, tapos alas 3 ng hapon. Pwede naman i-extend yung pag-log out o login ko pag pumunta si mama sa inyo. Maganda yan kasi yung ating mga beneficiary nagiging kasama natin sa mission. At voluntary lang siya. Voluntary. Oh, walang voluntary. Sapilitan. Oh, maganda yan. Oh. Nalilibang pa siya. Yun ang ano ni nanay pag ano, sasama ka sa kanila. Yun ang togo ni nanay sa akin. Saba ka kay Pune, sabi niya. Nako, para malibang. Siguro hindi na ako makakalimutan ni nanay kasi pag naririnig ako naka-smile. Laging ano yun siya eh. Bawat dating namin dito nakangiti na Ate Robin. Nakangiti pag naririnig yung boses. Ano siya, iba yung ano niya, feeling niya sa'yo kung pumunta ka rito. Napulot mo. Oo. Oh, mga matitinding ilaw pa yan ah. Gamit ko lang, iniilaw ko, may ano niya siya connection din. Gumagana pa? Oo, dun sa... Solar? Karamihan dito mga nakuha mo kuya, no? Oo. Napulot ni kuya sa basurahan. May mga pakinabang pa. Para meron ho kayong magamit sa 40 days, gusto ng ating sponsor na continue yung pagpapamisa sa kanya. At ang sabi naman ni Ate Jim, 150 lang yung bayad. Para... maging matahimik at maging mapayak si nanay kung saan lang siya ngayon. Ha? Meron nagpaabot dito ng pagmamahal. Yun yung pagagamitan mo. Tapos yung iba, pwede mong ihanda sa 40 days niya. Magbili ka ng karne, spaghetti, o ano, chicken. Pag hindi kami busy, pwede tayong pumunta dito. Opo. Okay lang po ba? Oo. Tutulong kami. Nululot akong biko. May ano pilit sa akin binigay, pero limang gatas ano pilit. Sabi niya, okay na yan. Pwede na. Si Tita Easy, nagpadala po siya ng 5,000 pesos. Yun po yung paggagamitan niya. Sa pagpapamisa. 5,000. Thank you po muna kay Tita. Easy. Thank you, Tita Easy. Maraming salamat sa tulong mo para kay nanay. God bless you. Tapos meron pa tayong isang anonymous sponsor. Meron din siyang pinaabot na pagmamahal para sa 40 days ni nanay. 3,306 pesos. 3,320. Maraming salamat ang tulong kay nanay. Hindi siya pakilala. Sana marami pang blessing darating sa inyo. God bless. Thank you po. Ayun, thank you po kay Tita Easy sa ating anong sponsor. Yun na, gawin mo yung ganun. Kamisa. Tapos, kung ano yung... Ikaw ng mahal, kung ano yung sa tingin mo. Kasi diba, yun, pag 40 days dapat natanggalin na yung mga ganito. Tapos susunugin na yung mga memories na iba. Lilibing. Yung sabi sa akin, lilibing na lang. Yung mga damit niya. Tapos kung meron pa siyang babayaran, bayaran mo. Isang taon yun. Siguro yung mga ginamit lang nung nagburo. Oo. Kaya ito yung mga ganito.
Diba, hindi naman to akin naman ano to nilagay lang to pag ano na. Tatanggalin na yan. Tatanggalin na ng tubig po. Labhan na lang. Okay, sige Kuya Dudong, no? Para makapagpahinga ka din. Naulan. Isipin mo na lang, ay nandito lang si nanay. Oo. Nandito lang sa atin. Pag, dito ala, lang baba, pagbaba niya, 40 days, yun ang sabi. Pagbaba lang yung 40 days. Ano lang yan siya, nakamasid sa atin. Nakangiti. Lalo na nandito tayo, binisita natin siya. Sobrang happy yan siya. Happy sa siya. Okay, thank you po at God bless po sa ating lahat. Kita Easy, sa ating anayos sponsor. At sa lahat ng ating mga Kaponi Family sponsors. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Huwag masyadong damdamin. Libangin mo yung sarili mo. Magtrabaho, maglinis, kung ano man yung pwede mong gawin. Para maging normal. Okay, sige po, Kuya Dudong. Thank you. Ulan. Okay lang po. Sanay na kami sa ulan. So, okay. Lumulusog pa kami sa baha. Ipakabit mo to. Oo. Pagkano? Wala nang ulan. Bye-bye, Lola. Bye-bye, Lola Josipa. Happy ka na ngayon kay Lord.